Hi G friends, I'm Asta. Nakakuha ka na ba ng WHO ICV mo or yellow card pero yung primary dose pa lang ang nakaprint sa existing na card at gusto mo na idagdag yung booster shot details mo? Paano nga ba ma-update ang ICV? Ganito friend. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bagong videos. Let's G! So ayun na nga, may hawak na kayo na ICVP or yellow card for COVID-19 pero dahil nakuha nyo siya nung wala pa namang available na booster shot o kaya naman nung time na hindi pa nagsa-certify ang BOQ ng mga booster shots, ang meron pa lang kayo sa record nyo ay yung primary dose nyo, meaning yung first and second dose para dun sa mga two-dose vaccine or yung isang dose para sa single-dose vaccine tulad ng Johnson or J&J. Ngayon na nagsa-certify na ang BOQ ng first and second booster shots, tapos gusto nyo na rin i-update yung record nyo, meaning idadagdag nyo na rin yung booster shots nyo, paano ba mag-update? Ganito friend, how to include COVID-19 booster shot info in your ICV. Bago ang lahat, remind ko lang na yung pag-update ng vaccine info sa ICV ay kinakailangan ng panibagong pag-set ng appointment online at magbabayad ulit ng 300 pesos. Yun. So, umpisahan na natin. First, pumunta sa website ng BOQ ICVP online system at mag-sign in sa inyong account. So, yung website na yan ay yung icv.boq.ph. So, dahil nga kailangan ulit ninyong mag-set ng appointment online para sa pag-update ng ICV, yung na-register nyo na account sa BOQ ang gagamitin nyo. So, pag naka-sign in na kayo dun sa existing nyo na account, makikita nyo yung current record nyo pag pinindot nyo yung circular na yellow button na may nakalagay na ICV. Second, piliin under ng BOQ Services section ang Certification Services. So, may tatlong choices na lalabas dyan. Piliin nyo yung Certification of Vaccine for COVID-19 na box. So, ayan. Makikita nyo na 300 yan. Then, click Next. Third, iset ang appointment schedule. So, piliin nyo yung on-site. Meaning, personal nyo ipipick up yung ICV nyo sa mapipili nyo na BOQ branch. Hindi pa rin available yung delivery na option nila, at least yun yung sa branch na pinili ko. Or sa lahat din yata, hindi pa rin available. Check nyo na rin. Fourth, pumili ng BOQ site or branch. After i-click yung on-site na option, papapiliin kayo ng location nyo at ng BOQ branch. Makikita nyo next yung earliest na available schedule para sa branch na pinili nyo. Fifth, iset ang date at time. Para makita yung mga available schedule and days, tap nyo yung check appointment calendar na button. So makikita nyo next yung calendar. Yung naka-red ay close na or puno na. Yung mga naka-green naman ay yung mga may available na slots pa. Click nyo yung day na okay sa inyo. Tapos makikita nyo dyan yung kung ilan na lang ang available na slots sa umaga at sa hapon. After nyo makapili ng oras, click Next. Sixth, i-click ang Add Booster Dose. So, dadalhin kayo next sa ICV profile nyo. So, makikita nyo dyan yung personal details nyo, yung mga na-upload nyo na documents, and yung vaccine details nyo. Sa vaccine details na section, scroll down kayo or pumunta kayo sa pinakababa. Tapos, makikita nyo dyan yung box na na-form ng red broken lines. Tapos may pula na plus sign. Click nyo yan para ma-add yung booster shot nyo. First, second, or yung both booster shots. Seventh, ilagay ang booster shot details at i-upload ang photo ng booster card. So, hihingin dyan yung vaccine brand, date ng booster shot, lot or batch number, and vaccination location. So, after nyo i-enter yung details, upload nyo na yung front and back ng booster card nyo. Paano kung walang back page? So, no problem. If walang back page, yung front page na lang din ang i-upload nyo. So, ganyan yung ginawa ko sa akin. So, pagtapos na kayo, click Submit. 8. Hintayin nyo yung update confirmation. So, yan. Wait. Kapag natanggap nyo na, tap nyo yung Close button. Tapos, makikita nyo siya na naka-add na siya sa mga uploaded documents nyo. So, yan. Kapag okay na kayo, click Next. 9th, piliin nyo yung Add Vaccine on ICV. Itong next page, tatanungin kayo kung anong klaseng update ang gusto nyong gawin. So, since ang gusto nyo is idagdag yung booster shot details nyo, ang pipiliin nyo ay yung Add Vaccine on ICV. Yan. If nawala, nasira, or may mali sa personal details nyo na hindi kaya i-update or i-edit sa system, piliin nyo yung Print New ICV. 10th,
piliin nyo yung booster shot na gusto nyo idagdag. May tatlong options for booster details. Print first and second booster doses if meron na kayo pareho at magkasabay nyo na siya idadagdag. Print first booster dose only if ang meron pa lang kayo ay yung first booster shot. Print second booster dose only if yung ICV nyo ay meron na pareho ng primary doses at yung first booster. Tapos yung second booster na lang ang idadagdag nyo. So, yon. Kapag tapos na kayong pumili, scroll down. Tapos, madadaanan nyo dyan yung info page ng ICV nyo. Kapag nasa dulo na kayo, click next. 11th, confirm update application. Tatanungin kayo kung sure na kayo na lahat ng mga binigay nyo na information ay totoo at tama. Kaya i-check nyo mabuti yung mga isasubmit nyo kasi yan yung ipiprint nila sa ICV nyo. If okay na kayo sa lahat, tap confirm. 12, piliin ang paraan ng pagbabayad. Ito yung mga options nyo. May credit or debit card. So, Visa or MasterCard, tinatanggap nila. Cash via accredited payment partners. And e-money or mobile wallet. So, yan yung GCash, Paymaya, etc. 13th, i-save or i-take note nyo yung payment reference number. So, may marireceive kayo na copy ng inyong pending transaction kasama yung reference number para sa payment. By the way, ang total payable amount ay 350. That's 300 para sa ICV yellow card. Tapos, 50 for convenience fee or service charge. So, yon. 14th, appointment schedule secured. Once nakabayad na kayo, may makukuha kayo na email confirmation na successful ang inyong payment transaction. Ibig sabihin niyan, secured na ang appointment slot nyo. May text message din kayo na marireceive na nagko-confirm na successful ang payment transaction nyo. So, pwede nyo rin ma-check sa BOQ account nyo under sa transactions menu. I-save or i-screenshot nyo yung confirmation message or yung transaction receipt nyo kasi ipapakita nyo yon sa day mismo ng appointment nyo. Reminders, bago ka pumunta sa mismong branch ng BOQ na pinili mo, make sure na dala mo ang mga sumusunod. First, syempre ang inyong katauhan. Yeah, kailangan present kayo. So, if hindi kayo makakapunta, kailangan yung representative nyo ay may dalang authorization letter nyo na may signature nyo rin. Tapos, valid ID. So, ID nila. Tapos, ipadala mo rin sa kanya yung mga required documents. And, tapos, mas okay rin if kamag-anak or kapamilya ang representative. Mas ina-advise nila na ganon. Second, appointment schedule confirmation or yung transaction receipt, pwedeng photocopy or screenshot. So, ayun yung na-receive nyo sa email or sa text after nyo magbayad. Third, existing ICVP or yung existing nyo na yellow card for COVID-19. Fourth, valid ID and passport. So, sa passport, pwedeng original copy, pwedeng yung photocopy, or pwedeng yung screenshot nung info or bio page. Fifth, vaccination card or yung booster shot proof nyo. Or pareho, vaccination card and booster shot proof. And lastly, black ball pen. So, just in case may ipasagot sa inyo. And that's it. Laging tatandaan to travel safely and responsibly. Let's G! Please don't forget to like this video if nakatulong sa inyo. And subscribe na rin. Help me reach 5K bago matapos ang taon. Thank you! And also, click the bell icon for notifications para matimprehan kayo sa mga bagong videos na lalabas. Okay na ba? G na ko! Bye!